Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Isang ginang, Umatras na ho para mga ibang bansa. Pero ang mga dokumento ho niya, ayaw daw ho ibalik ng kanya pong durobong ahensya. Naingganyo po mag-apply sa Happy World Human Resources and Recruitment Agency, ito pong si Diosa Gamutan, dahil sa isang ahente nitong nagbahay-bahay sa kanilang lugar dyan ho sa probinsya ng Batangas. Ang nasabing ahente, nakilala niya sa pangalang Baby Bon. At ang bentahe niya, wala raw daw siyang gagastusin kapag nag-apply siya bilang domestic helper sa Middle East. Pinakuha daw agad siya ni Baby Bon, ahente po yan ng Happy World Human Resources and Recruitment Agency, ng passport at binigyan po siya ng 2,900 pesos upang magpa-medical. Agad daw lumabas ang resulta ng kanya pong medical examination. Pero lumabas po sa resulta, unfit to work po siya. Dahil dito, hindi na raw magtutuloy ito pong si Diosa sa pag-apply papunta hong Middle East. Gusto na lamang ho niya niyang mabawi ang mga dokumentong hawak po ng naturang ahensya. Ang problema, ayaw daw ibigay ng ahensya ang kanyang po mga dokumento, lalong-lalo po yung passport, hanggat hindi daw niya nababayad o nagbabayad ng 9,400 pesos at dapat ay kasama daw itong si Baby Bon dahil may atraso daw ito sa Happy World Agency. Kasama natin ngayon si Diosa Gamutan. Ito po yung nirereklamo ho niya sa Happy World. Okay, Diosa, paano ka nainganyo nito? Marami ka bang kakilala na napaalis itong Happy World nito? Wala po. Bali, meron nagpunta po sa amin na ahente nga po, naghahanap nga po ng mga aplikante po papunta Middle East. So, sabi po nila wala daw po magagastos kahit ano. Kaya yung pang-akit nila. Kasi sila pa yung nagluluwal ng pera para magpa-medical ka. Okay, doon tayo sa medical report. Sa itsura mo, nakasabi doon, unfit to work ka daw. Pero anong unfit to work? May sakit ka ba? Malabo daw po yung x-ray ko. Anong x-ray sa baga mo? Mm-hmm. Anong sabi? Yun po, yun lang po yung sabi sa akin. Parang ibig sabihin, may problema ka sa baga mo. Okay. Para sagutin po ang panig ko ngayon ng Happy World Human Resources and Recruitment Agency, makakausap po natin si Maan Evangelista. Miss Maan, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Miss Maan, magandang hapon. Miss Maan? Yes po. Oho, si Alex Santos po to. Sa Kilos Pronto, live po tayo ngayon, ma'am, sa PTB4. Nandito po si Diosa. Ito po yung isa po ninyong aplikante sana. Pero ang sabi ho niya, tinatago daw ho ninyo, ayaw daw ho ninyo ibigay ang kanya pong pasaporte at yung ilang pa mga dokumento. Totoo po ho ito? Hindi naman ayaw ibigay, sir, kasi hindi naman namin pwedeng hindi ibigay, sir. Kasi yes. Hindi naman sa amin po yung dokumento. Kaya nga. Pero bakit ayaw ho ninyo ibigay sa kanya at pinapaasa-asa pa ho ninyo siya? Hindi, ang sabi lang naman namin po, mag-report lang siya dito sa office. Okay. And then kasi kailangan bayaran lahat ng expenses. Hindi, ganun nga problema, Miss, ganitong problema. Bakit nyo pa siya pababayaran ng 9,400? Anong pagkakautang niya sa inyo? Hindi kasi, sir, nag-medical po siya and then ang result ng medical niya is was unfit po. Oh, bakit siya magbabayad ng 9,000? Hindi po, wala kaming sinabi sa kanyang amount and the amount po na babayaran niya po. Basta sinabi ko po sa kanya, kailangan prepare po yung amount na magkano yung babayaran. And then the account ganito, Miss Maan, para mabilis tayo, Miss Maan, ha? Ganito. Okay, sige po. Si Baby Bon ang nagbigay sa kanya ng 2,900 para magpa-medical. Tama? Ay, hindi po, sir. Dito po sa accounting mismo namin binibigay po yung pera po with sign with our voucher po, sir. Hindi, ang promise kasi sa kanya, wala siyang babayaran, wala siyang iluluwal na pera. Bakit ngayon, hihingan niyo siya ng pera na 9,400 pesos? Ay, hindi, sir. Wala akong kahit tanong niyo po sa kanya. Okay, ganito na lang. Kung wala kayong sinasabing ganun, ibalik ninyo ang kanyang pasaporte impunto ngayon kagad, okay? Papuntahin niyo na lang dito, sir. Kasi
Kasi po kailangan niya i-settle po yung bumabalik na naman tayo doon sa settlement na yan eh. Wala nga siyang pagkakautang sa inyo. Ang intindi. Okay. Bago naman po sila nag-a-apply po, kasi syempre sir, may pinipirmahan naman po sila dito sa accounting namin kung magkano namin po binabayaran. Sandali ha. Sino nagbigay ng 2,900 sa'yo? Doon po sa agency po. Sila, may pinirmahan ka doon? Opo, tapos yung resibo po binalik ko po sa kanila pagkatapos po ng medical po. Oo. Okay naman po sa akin, nabayaran ko po yung ano, basta bigay, nakaka-two times na po akong punta sa kanila yung pagluwas-luwas ko po. Okay, ganito Maan, para magkaintindihan tayo ha, babayaran niyo yung binayad niya para doon sa medical na 2,900, ibalik niyo sa kanyang pasaporte. Okay, sige sir, papuntayin niyo na lang po dito okay. Po sa office po para ma-release po sa kanya. Gusto ba ninyong makarating pa ito sa POEA, itong problemang ito? O kaya nyo ng solusyon? Nagsabi na rin naman, nagsabi rin po siya na sabi niya pupunta siya sa POA para mas maayos nga po. Sabi namin, okay, walang problema pumunta ka para i-clear natin yung okay. Withdrawal. Kung gusto naman niya, sir, okay po, pupunta po siya dito para po maayos namin, ipa-withdraw namin po yung passport okay. Niya. So, ganun na lang. Babayaran niyo yung 2,900, ibalik na ninyo yung kanyang pasaporte. Okay? Ismaan? Okay, sige. Thank you so much. Okay, Diosa, okay ba yung ganun? Salamat po ng maraming. Yun, marami kasi pinapaligoy-ligo yan pa, no? Anyway, mukhang nagkaayos na sila. So, POA, mukhang thank you so much po at nandiyan kayo sa aming tabi. Huwag na natin silang gambalain pa. Mukhang okay na yan. Okay, Diosa, thank you ha. Sasamahan ka namin ng team para makuha mo na yung pasaporte. Salamat. Okay.